Sa punto po ito, makakausap natin live si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Magandang tanghali po sa inyo, Commissioner Guanzon. Magandang tanghali po, Rafi. Apo. Sa pagsisimula po ng campaign period para sa national candidates, kumusta na po yung inyong pagmamonitor? Marami na po ba kayong nasitang mga lumalabag? Nationwide, ang mga election officers namin ay aktibo sa pag-warning sa mga kandidato at party list groups na tanggalin na ang kanilang mga illegal na posters. Mm-hmm. Para po sa mga hindi nakakaalam... May mga kandidato naman na Go ahead po. So pagka natanggal na po ito, pero ano ba yung proseso para makapagsumbong yung taong bayan? Kailangan siyempre may ebidensya. Dapat malitratuhan ng mga ito at maisumiti sa inyo. Meron po kaming campaign sa voters education, of which I am the chair, na ang mga citizens, we are encouraging the citizens na kunan niyo po ng retrato ang mga illegal na poster na ito at ipadala niyo sa COMELEC at para ma kung in the future mapaka-file tayo ng complaint against them for violation ng ating mga election law at rules. So sa Bacolod, nang galing ako doon kahapon, nagkukusa naman yung mga ibang kandidato na senador na ipapatanggal nila. Pero sa ngayon, lahat ng election officers ay may katungkulan na sulatan ang lahat ng mga kandidatong nagbo-violate ng campaign rules, and within 3 days, kailangan tanggalin nila. Mm-hmm. Commissioner, para kung po mas... hindi po nila tatanggalin, magfa-file po ang COMELEC ng violation ng election rules. Ayun nga po, susunod ko sana itatanong, kapag ka naisumiti na po sa inyo yung ebidensya, iku-compile lang po ba ito or a-action ka agad ng COMELEC or kailangan may complainant laban po sa mga politikong naglagay? Hindi naman po kailangan may complainant kasi this is a violation of our rules. Pwede namang election officer ang magpa-akyat ng report at magiging complaint siya. Pwede rin naman ako, di ba? Pwede rin ako mag-endorse ng investigation. At kung tama naman yung mga ebidensya, ay akyat yan bilang kaso. Mm-hmm. Commissioner, para kasi yung mga kandidato, kampante sila at party list, kasi wala namang nagtatanggal, wala namang nagkakaso. Gusto ko po, sana, masampulan nito mga ito. Yun na nga po eh. Noong mga nakaraan, meron na ho ba talaga na-convict or napatanggal dahil dito sa mga campaign violations? Wala pa pong akong alam na na-convict. Pero sa pag-violate ng campaign expenses, ay may napatanggal. Alala niyo po, si Governor Ejercito ng Laguna. Kaya pwede rin po na yung mga gastos nila dyan sa posters na yan na malalaki, ma-estimate naman namin at kung hindi nila nilagay sa kanilang sose, kailangan mag-explain sila kung bakit hindi truthful sila sa kanilang sose. Mm-hmm. So yung mga party list dyan, na napakalaki yung mga posters, alam naman namin kung magkano yan eh. Mm-hmm. Para po sa mga hindi nakakaalam, pwede nyo po bang maulit kung ano talaga yung mga bawal ngayong campaign period? At ano yung liability nila kapag ang sinasabi kasi nila usually, mga tao lang nila yung nagkakabit. At yung mga tao nila baka hindi alam kung ano talaga yung patakaran patungkol dito. Hindi po nila pwedeng gamitin yung defense na yan na hindi nila alam kasi sila naman nag-benefit eh. So it's part of their campaign. So kailangan sila dapat ang may katungkulan na magpatanggal dyan, hindi kami.
we do not have the duty to prove na kanila yan. It is presumed na kanila yan kasi sila nagbenepisyo dyan sa mga campaign posters. Mm-hmm. And so far, para po ba sa inyo, ito yung pinaka-glaring? Kailangan sa private property two feet by three feet lang ang pwede nyong ihang sa mga bahay nyo, sa mga gate ninyo. Pero sa mga highway, public property po yan, tanggalin nyo na po yung mga billboard nyo na abot hanggang langit. Unfair naman yan sa mga kandidatong walang pera. So, para po malinaw, kahit sa pribadong... Kaya nga may Fair Elections Act. Kahit po sa pribadong tahanan, hindi pwede yung malalaking posters, kahit na private property po, yung paglalagyan? Hindi po. Dapat po, kahit sa private property, pwede ka maghang 2 feet by 3 feet lamang. Sa ilalim po ng Fair Elections Act, nabanggit nyo na po ito kanina, may mga provision po kaugnay. Sa public buildings, talagang hindi kayo pwedeng maglagay dyan. Mga eskwelahan, hindi kayo pwede dyan. Mm-hmm. Ngayon, maganda naman na mga pare at obispo ay nagsasabing ang mga simbahan, hindi nyo pwedeng lagyan ng mga tarpaulin nyo. Mm-hmm. Sa FEA naman po. Para maging patas itong eleksyon na ito. Okay. Sa FEA po, Commissioner, may mga provision na nakalagay kaugnay sa paglabas ng mga TV programs and newscast ng mga kandidato at ang right to reply nila kapag may mga hinaharap na issue. Paano pong gagawin yung monitoring patungkol po dito? May mga tape naman po kayo, di ba? Lahat ng programa nyo, nakatape yan eh. At anytime kung gusto namin mag-investigate, kailangan you have to give us copies. At kung may kaso kami, we can subpoena all your records and your videotapes. Mm-hmm. May iba naman po tayo ng konti, Commissioner, sinabi po kasi ni Pangulong Duterte sa kanyang Ngayon, gabinete. Ngayon, mapunta tayo sa isang topic. Go ahead, Commissioner. Punta tayo sa isang topic no, na I think is not being highlighted. Itong gun ban. Ang gun ban, pati mga pulis, kasama po kayo dyan sa gun ban. Pag off-duty kayo, hindi kayo pwede magdala ng baril na walang COMELEC gun ban exemption. At sa araw ng eleksyon, bawal kayo sa mga presinto at malapit sa presinto na may mga baril kung hindi kayo naka-uniforme at hindi kayo naka-detail doon. Doon na nanawagan po ako sa mga chief of police na ipaalam at indisiplina naman ang kanilang mga tauhan. Mahalaga po yung binanggit nyo, lahat po sa kasi mga uniform mga services, talaga, ganito po dapat. Gusto nilang magdala ng sarili nilang baril. Uh-huh. Lahat po ng uniform services, dapat ganito yung patakaran, Commissioner. Lahat po, binibigyan lang po namin ngayon ng exemption, ang chairman dyan si Compareño, vice chair ako ng gun ban and security, binibigyan lang namin ng exemption ngayon, automatic yung mga congressman, senador, at ang kanilang mga security na dapat po ay police o kaya AFP. Bawal po kayong mag-security ng mga pribadong tao. Panghuli na lamang po, Commissioner, sinabi po kasi so, ni Pangulong... So, all the rest, yung mga negosyante, pwede rin. May mga rules din kami dyan. Okay. Sinabi po ni Pangulong Duterte sa kanyang pahayag na sa kanyang mga gagabinete na at taga-ibang gobyerno na huwag makialam sa politika. Pero siya raw ay pwedeng makampanya. Ano po bang COMELEC ruling patungkol po rito? Kasi politika lang office ng presidente eh. So, pwede siyang mangampanya, pero hindi siya pwedeng gumamit ng campaign funds na public funds.
O naalala niyo ba si President Cory? Nagkampanya din naman siya noon para kay Fidel Ramos. Pero Commissioner, paano niyo po ihiwalay yung gastos, for example, official na lakad 'yon ng Office of the President at ikakampanya yung ibang mga senador doon. Pero of course, pondo ng gobyerno yung gagamitin doon sa lakad ng pangulo. Paano ihiwalay po ito, Commissioner? Eh di, pagkusa na lang po silang alam naman nila ang batas. Hindi na po trabaho ng COMELEC yan. Lahat ng government people, babantayan namin kung saan galing ang pondo ng mga eroplano nila. Oh. Pero kung may mga complaint, oh, di pwede nang isabina ang mga records. Okay, panghuli na lamang po. So yun po ang panawagan niya sa taong bayan. Pero ang tanong, pwede ba magkampanya ang presidente? Mm-hmm. Ang sagot ko, pwede. Technically ho, pwede. Oh. So anong panawagan natin sa taong bayan? Kapag kami nakitang reklamo, kung sinabi ko na pwede, hindi technically. So pwede yung mag-file na lang ng complaint sa inyo. Yun ang pinakamagandang tip nyo ho, para sa taong bayan. Pag may ebidensya, litrato or video, ibigin ho sa inyo. Example, yung mayor, namimigay siya ng mga bigas galing dyan sa social welfare office niya, yung mga dapat para sa calamity, pinamimigay niyang bigas, para iboto yung linya niya. Di talagang violation yan. At maliban dyan, graft yun. Mm-hmm. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa amin. Sa Sandigan Bayan, yung mga bigas, ina-divert nila. So, again, remind lang po natin ang taong bayan na dapat po tayo maging vigilant din para makapili po tayo ng maayos na kandidato. Maraming salamat po. Salamat po. At paumanhin po dun sa delay dun sa ating audio communication. Maraming salamat po sa inyo, COMELEC Commissioner Rowena Guanzon.